usapang importance of water and minerals in diabetes. Naiwan natin, Doc, na katanungan kanina kung masama nga ba ang pag-inom ng mga distilled water, di ba? Kasi may mga label yan, distilled, mineral water, di ba? Yes, oo. So, other people thinks that distilled water is the most healthy water, more than purified, more than mineral water. So, unfortunately po, maling water ho ang distilled water. Ha? Kasi, pag sinabi mong distilled water, wala na ho siyang laman kahit na ano. So, ang water ho, dead siya pag walang minerals. Dead water yan. So, kailangan ho, may minerals ang tubig. So, the best water that we can drink is mineral water. Ang problema, yung kawalan niya ng minerals, nagiging active absorber siya ng mga substances inside the body. And isa sa inaabsorb niya, pag pumasok siya sa katawan, yung ating mga electrolytes or minerals such as sodium, potassium, chloride, magnesium, phosphorus, no? So ibig sabihin, dahil empty siya, active absorber siya, pagpasok niya sa katawan, hahatakin niya yung mga minerals natin inside the body, sasama yung lalabas sa ihi natin. Mm-hmm. So, kung paminsan ka lang iinom ng distilled water, okay naman. But kung palagi, ha, kung regular basis na yung pag-inom mo, potentially dangerous na yun kasi magkakaroon ka ng mineral deficiency. Hmm? Yung mga minerals po natin, minsan nga kulang pa tayo for a certain minerals. Iinom ka pa ng distilled water which is hahatakin yung minerals mo. Eh di lalo kang nagkaroon ng mineral deficiency. And aside from that, pati na sa ating food na niluluto, kung ang pinangsabaw mo is distilled water, so even the food, hahatakin din ng water mo yung nutrition or yung minerals inside the food. Mapupunta doon sa sabaw, eh kung syempre, yung sabaw, di ba, nababawasan yun kasi nag-evaporate. Oo. Diba? So, less nutritious na yung food mo. And another, pati raw sa air. Ha? So, sa katawan natin, sa kinakain natin, pag-distilled ang pinangsabaw mo, and even yung halimbawa nakalagay lang diyan yung tubig, syempre exposed na siya sa air bago natin inumin. So yun itself, active absorbent siya ng carbon dioxide. So ang carbon dioxide pag nagmix sa water, acidic chemical reaction ang nangyayari. So yung blood natin nagiging mas acidic. Eh ang normal pH ng katawan to become healthy is alkaline dapat. So pag acidic ho ang ating katawan, mas magiging prone tayo sa germs kasi nakaka-multiply ang germs and even cancer cells sa acidic na pH ng katawan. So, imaginein mo, ganun siya ka-active absorber. Kahit na yung carbon dioxide sa air, pag na-expose mo yung distilled water, iko-combine niya yun, didikitan niya yun, magiging carbonic acid yun. So it makes our body acidic, no? Ano naman po, Doc, yung importance ng mineral sa diabetic, ano? Sa diabetes. So, yes. Bakit importante ang minerals? Kasi, ang minerals kasi, ano yan eh, nagkakandak yan ng electrical impulses. Mm-hmm. No? So, pag nasa solution na yan o nasa water na yan, nagkakaroon siya ng positive or negative charge. So, next sa water muna. Pangalawa, mineral. So, yan ang nagpo-provide ng backbone to cell physiology. So, yan ang nagbibigay ng contour and tone sa cells. Yung itsura niyang mabintog o bilog yung cells natin, it is because nandoon yung water inside plus the minerals. What about kung walang minerals? Water lang ang nasa loob ng cells. Ang water, dadaan lang yan sa cells. Kapag ka walang minerals, lalabas din siya. So it is the minerals inside the cell that holds the water inside. Kaya yung mga sasabihin ng ibang matatanda, inom naman ho ako ng inom, Doc, pero ihi din naman ho ako ng ihi. So, meaning,
doon pa lang sa salita niyang yun, baka may mineral deficiency si Lola at si Lolo kasi kahit umiinom siya, lumalabas lang sa cells niya, hindi na-absorb kasi walang minerals o kulang sa minerals that will absorb the water. Mm-mm. Kaya kung sobra ang dehydration ng pasyente, mas magaling ang intravenous o suero. Bakit? Bukod sa diretso na sa cells mo yung fluid, hindi na yung dadaan sa sikmura mo, na-absorb talaga. Na-absorb kasi directly. Plus, may kasama kasing minerals or electrolytes ang suero rather than yung ininom ka. Walang minerals kasi, lalo na kung dead water ang ininom mo. Hindi siya ma-absorb. And meron tayo, Eli, na speaking of minerals, apat ho na importanteng minerals ang kailangan natin sa taong may diabetes. Nangunguna ho dyan ang chromium. Mm-hmm. Isa ito sa vital, pinaka-importante sa sugar metabolism. Kinokontrol ho niyan yung glycation caused by high blood sugar. Ano ba yung glycation? Cell damage and death. No? And nababawasan din ng chromium ang sugar cravings. So, hindi kayo hanap ng matamis. Mm-mm. So, di ba pag may diabetes ka, parang nagkikrave ka. Lalo kang nagkikrave, may diabetes ka na nga eh. So, ibig sabihin, pag nagkikrave ka, may diabetes ka, malaki ang deficiency mo sa chromium. Kasi kung enough ang chromium mo, hindi ka magkikrave masyado sa sugar. Another is magnesium. So, marami ring tao ang may deficiency ng magnesium aside from diabetic patient, pero mas marami ang deficiency ng taong diabetic. Intracellular mineral to, ang tawag dito ay miracle mineral. Nakaka-prevent ito ng neuropathy. Sa may diabetes, yung namamanhid, walang pakiramdam ang legs, ang kamay. Ayun, makakatulong ng malaki ang minerals. Pati doon sa mga kalalakihan na mayroong erectile dysfunction, usually nangyayari yan pagka diabetic ang patient, tapos uncontrolled ang sugar, makakatulong ho ang magnesium. And kailangan din yan ng lakay natin to function properly. And chromium, by the way, 200 micrograms per day ang kailangan. Magnesium, 500 to 700 milligrams per day if you are diabetic. Vanadium, 50 to 100 micrograms per day. So, nakikipag-work ito with insulin. Mm-hmm. And tumutulong itong ma-absorb yung sugar effectively. Nag-work siya as insulin-mimicking effect. Para bang nag-a-act siya sa katawan mo, siya si insulin. Ganun ang role niya, no? Zinc, 15 to 30 milligrams per day. Marami ng tao ang nakainom ng zinc noong panahon ng pandemic. Diba? Correct. Naging familiar sa atin. Oo. Kasi sinasabay natin to sa vitamin C to increase our immune system. Mm-hmm. Kailangan din pala to sa may diabetes kasi for wound healing. Wound healing tsaka insulin formation sa pancreas. And pinoprotektahan niya yung receptor ng cell membrane kung saan dumidikit o pumapasok si insulin. Okay. Pero Doc, hindi ba enough yung pagkain lang natin ng masustansyang pagkain? O di naman kaya yung balanced meal natin, di ba, na may prutas, gulay, protina o karne, at yung rice para makuha nga po yung mineral na kinakailangan ng katawan? Actually, unfortunately, hindi pa rin enough. Kahit na sabihin natin, very health conscious ka sa pagkain, kinakain mo lahat ng masusustansya, balanced diet, hindi pa rin enough. Kailangan pa rin nating mag-supplementation. Ibig sabihin, uminom ng tabletas or capsule para madagdagan yung minerals natin inside the body. Bakit naman ganun, no? Kasi, actually, right now, karamihan ho sa tao may mineral deficiency na hindi lang nila alam, no? At lalo na ho sa may diabetes. Why? Because example na lang natin is yung suha. Example, mm-hmm. very rich in vitamin C, di ba? But kung susuriin mo ang suha natin ngayon, ikumpara mo sa suha ng mga lolo't lolo natin, mas marami ho yung vitamin sustansya. C. Oo,
ng suha noon kesa ngayon. So, ibig sabihin, malnourished na yung mga pagkain na kinakain natin ngayon because yung soil ho natin ngayon na pinagtatamnan is already depleted with vitamins and minerals. Why? Naabuso na ho natin ang paglalagay ng fertilizer and hindi lamang yun, overuse yung soil natin. Kasi gusto ng tao, puro profit. Kaya, alimbawa, yung palay, instead na twice a year lang magtanim, ginagawa na nilang 3 times a year. So, wala hong pahinga yung soil na dapat sana yung pagpapahingang yon is makaka-regain uli ng proper minerals and vitamins yung soil. Mm-hmm. Kaso ho, wala nang time to self-repair yung soil natin. Kaya, malnourish yung soil, eh, malnourish rin tayong kumakain ng mga produkto galing ho sa lupa. No? Kaya, kailangan pa rin ho natin ang supplementation. Okay. Ano naman po, Doc, yung procedure na makakatulong to correct the water intake and mineral deficiency ng mga diabetic patient? Bago ko sagutin yung Eli, may sasabi lang ako about complication, no? So, karamihan ho sa may diabetes uncontrolled. So, nauuwi sa komplikasyon. Paano ho nangyayari yung complication na yun? In connection pa rin ho ito with water. So, ang nangyayari ho, osmosis. Ano ba yung osmosis? Balikan nyo ho yung chemistry nyo. From an area of a lesser concentration, papunta ho ang tubig sa area of greater concentration. So, ia-apply ho natin sa ugat natin tsaka yung mga cells outside. So, yung mga water ho natin inside the cell, hinahatak ho ng ugat natin, ng blood vessel, papasok yung water galing sa cells papuntang ugat. Bakit? Kasi ho, mas malapot yung dugo kesa ho doon sa cells. So, yung cells ho, tinatak nung blood natin yung ano, yung tubig, mag-shrink ho siya para na naman ho siyang dehydrated. Ubas. Raisin na naman ho ang itsura niya, hindi ubas. So, madadamage kasi magde-degenerate. Mag-shrink. Kaya kung yung shrinkage na yan and degeneration nangyari sa heart, so heart failure ang mangyayari. Kung napunta ho sa kidney, nag-shrink yung kidney cell, nephropathy. Kung napunta ho sa eye cells, then retinopathy. At doon ho sa mga cells sa nerves, neuropathy. So, in connection pa rin ho with water, pati na ho complication na nangyayari sa may diabetes. So, kaya importante talaga, Doc, na mag-take tayo ng ano eh sapat na baso ng tubig, 'di ba? Yes, kung yung water talaga. Opo. Kung sa isang tao 8 glasses of water para sa ilan naman 8 to 12, 'di ba? Yes. Oo, no? And sa clinic natin, so of course, again, so mas maganda kung gawin muna nilang vector scan kasi sa vector scan kahit wala pa kayong diabetes, kung papunta na kayo sa diabetes, sasabihin na ho sa inyo yan ng vector scan. So, mape-prevent nyo. And also, kung papunta na kayo sa komplikasyon ng diabetes, malalaman nyo rin ho. And yung mga poor circulation ninyo sa katawan, and pati na ho ibang sakit, malalaman ninyo sa vector scan. Now, blood cleansing ho. Ito ho importanteng-importante sa may diabetes kasi i-hydrate nyo ho yung katawan natin. Di ho ba? Maraming kakulangan sa tubig ang may diabetes kasi meron nga ho siyang unintentional chronic dehydration. So, ang kagandahan ho ng swero, yung ating blood cleansing, so ano ho siya? So, sabi nga natin may kasama na siyang minerals or electrolytes. So yung ipapasok nating fluid through blood cleansing, direkta na ho yun sa cells, maa-absorb. Plus, maho-hold ng cells natin yung tubig. Kasi may kasama na hong minerals ang swero. Aside from that, no? So yung detox program naman ho sa clinic, lilinisin ho noon yung ating katawan and matatanggal ho noon yung parasite causing diabetes and methanol, which is the chemicals para mabuhay yung parasite na yon, which is isa pa ho sa root cause ng diabetes. So dalawa ho ang root cause ng diabetes, yung chronic dehydration, tsaka yung parasite in the presence of methanol.
So sa blood cleansing po and sa detoxification, maa-address po natin ang root cause ng diabetes. Okay. Ito po talaga kinakailangan natin, Doc, para makaiwas nga rin po sa mga komplikasyon dulot po ng diabetes, ano? At para nga po humaba pa yung ating buhay, gumanda yung ating kalusugan or yung ating immune system as well. Anyway, Doc, para nga po sa mga interesado pong mag-avail ng inyong mga procedures sa clinic na nabanggit ninyong detoxification program, blood cleansing, gayon rin po yung vector scan, ang inyong pong clinic address and hotline number? Okay. For my last word, diabetes po is a progressive disease and deadly disease. So let us start by fixing it, by addressing ho the root cause, hindi lang ho suppression and control. So our unit is Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline is 8546-9412, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. God bless, Eli. Keep safe and good night po. Inyo rin pong nakasama, Eleni Bensal, para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Mga kalunas, hanggang bukas, dito sa Lunas Extension.